Teka, teka. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Ito na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka! Alas 4:30 na, balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka! Alas 4:30 na sa DWIC. Hola! Buenas tardes! Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng anong araw ba ngayon? Araw ngayon ng Huwebes. Ayan. Huwebes a 11. Walang 11 yan, ha? Kala ko, 11 ako ni Mayor, eh. Di pala ako ni 11 ni Mayor. Mabuti naman. At samahan po ninyo kami ni Mayor Mon Ilagan hanggang alas 5:30 ng hapon. At siyempre, binabati natin ang lahat ng nakatutok pa rin dito sa ating panatuntunang Teka Teka. Galing ako sa Pampanga, eh. Saguli, saguli. Yan, sa Kamampangan o yan. Saguli, saguli. Medyo dumalaw tayo doon sa ating namatayan na na kamag-anak namin doon sa Pampanga, sa Angeles City. Ayan. At samahan po ninyo kami, at lalo-lalo na po yung mga kababayan natin dyan na nandiyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Alam po namin nakatuto kayo dyan sa mga Facebook at ganoon din sa inyong live stream. Dyan po, di ba, sa live streaming, nandiyan sila. At nandiyan po sila sa, yung iba, hindi na nakikinig ng radyo, eh. Yung iba nga pala nandun sa, may radyo pa pala. Si Tata Pedroso, dyan sa Payatas, naka-radyo nga pala yan. Sorry. Yung iba may naka-radyo, at yung iba naka-cellphone, ginagamit po ang cellphone, na habang pinanunod kami, patuloy kaming naghahatid sa inyo ng mga issue na tatalakayin namin, may irita issue, tsaka mga balita. At siyempre public service na rin po. At mga pagbati ng lahat ng mga patuloy na nakatutok sa amin at nakikinig. Ah, talagang masindi ang pakikinig sa amin. Di ba, Mayor? Di ba, Mayor? Mayor, andiyan ka na ba? Teka, lulunok muna ako. Sabi ko na ka. Masarap tong ano, eh. Ikaw naman, eh. Kaya naghihirap sa'yo, kagina mo pa ako. Laging araw-araw na lang, ha? Nagbimerienda ka na, ha? Meron tayong recipe ng merienda. Itong bago natin ngayon. Ano na naman? Nakasigim ka ba ng binatog? Binatog? Oo naman. Kumakain ako ng binatog. Oo. Merienda din yan. Masarap na merienda yan. Bakit? Excuse me, ha. Pagkain mahirap yan, Rhea. Talagang huwag ng plastic, ha. Kumakain ka dyan. Hindi na bang mahirap yan, Mayor. Hindi mo ba alam na mabibili mo na yan sa mga mall? Yes, baka nagkakabali ka, Mayor. Nabibili na yan. Pero, sa mga mall. Class na yan. mas masarap yung binatong na niluluto ni ang tano at saka ni Aling Kika, yung mainit-init pa, yung hinahalo-halo. Isang lugar yan. Sarap nun. Isang lugar yan. Dito lang sa may Parlak. Ay, layo mo, ha? Lumampas ka sa akin, ha? Nasa Angeles ako. Lumampas ako. Nasa Angeles City ako. Oo nga, nagulat ako. Angeles City ako. Bigla kang lumampas sa akin. Sana nakita man lang tayo kung nasa Pampanga ka. Nilampasan mo ako. Hindi kita mapigis, sabi ko, samahan si kasamang rin kasi maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Naman. Iba-iba naman, malayo-layo naman sa COVID. Oo. Kasi may nagko-comment sa atin, puro naman mga kupit ang pinag-uusapan nyo. Sige, iba yung pag-uusapan natin ngayon. Ano pag-uusapan natin? Gera? Gusto mo gera? Hindi, gusto mo gera? Ako makikinig sa'yo, eh. Anong klaseng gera yan? Ha? Hindi, kasi... Hindi, sabihin mo. Alam mo naman ang nangyayari ngayon dito sa Islas de Pilipinas. Magmula nung natatandaan mo nangyari doon sa Commonwealth. Di ba? Sa Commonwealth. Yes. Okay. No? Two weeks ago, no? Police at saka PDEA. Yan. PDEA. Sila-sila. Halos sila-sila yun. Pero police yan. Police. Okay. Yes. Sumunod, nitong nakaraang linggo, nauna pa ata muna kay Mayor, ano? O magkasabay. Nauna muna yung si Mayor. O police din. May police na nakabang abang dumarating si Mayor Aquino diyan naman sa Samar, no? Sa Albayog. Albayog City. Oh, police pa rin. Police. May police na namang issue. Hindi, pero... Ngayon, dito sa nangyari dito sa tinatawag na Bloody Sunday, nung dito sa Calabarzon, police ulit. At hanggang ngayon, pinoproblema pa rin ang police dahil kasi hindi mailabas yung napatay ng mga police. Ayun. Linawin natin at tagdagan natin ng konti. Nung nagkaroon ng parang Bloody Sunday, ito ang claim, mga parang mga
mga aktivista. Aktivista. Oh, ito yung mga parang lumalaban at nagiging kontrabida sa gobyerno kung merong sasabihin, kung merong ipapatupad. Okay. Ayan. I think nagre-react naman dito yung mga human rights groups, human rights lawyers, at maging ang mga United Nations. Na bakit ganito ang treatment dito sa mga aktivista? Ayun. No? Eh parang nasa loob na ng bahay, hindi naman lumalaban, pinatay pa. Hindi, sinasabi daw, lumalaban daw. Eh, lumalaban. Kung lumalaban, okay na. Kung hindi, bayad na ako doon sa lumalaban. Ano ang ginamit na panlaban? Hindi, pero ano, Ray, huwag ka munang pumayag doon. It is the reward against the word of the witnesses. May mga witnesses din. Yung mga nakakita doon, yung mga kamag-anak, yung mga kapitbahay, yung mga nasa loob ng bahay. Di ba? So kung aarestuhin ka, aktivista ka, natanlis talagang meron, magbabaril ka, magbabarilan. Oo, siyempre. Eh, mukhang nakakuha doon sa sinabi ni Digong na kill. Ayun. Kaya kung sakaling makita mong may dalang baril, palilin mo na. Aaresto mo, lumaban sa iyo, unahan mo na kaysa kung unahan. Ayan. Wag mo tutuloy. Hanggang dyan lang. Kami ni Mayor, hindi kami tumutuloy. Yes. Kami ni Mayor, basta hanggang dyan lang. Ah, di ba, Mayor? Nag-adjan lang tayo. Pero ito naman, Ray. Sige. Oo, wala naman tayong kinakampiyan dito, but we would like to clear the issue. Titingnan natin yung both sides. Siyempre. Oo, and then let the people decide. Sa atin lang naman, kung tayo bilang sa media, ano yung katotohanan, anong nangyari? Di ba? Okay. Oo. Kaya, so, kaya tingnan natin, sa panauhin natin mamaya, no? Si police spokesperson. Si Brigadier General Osana. At Osana ay makakita tayo ng mga magagandang paliwanag para malaman natin ang katotohanan sa likod nitong sinasabing madugong pangyayari nung Linggo, di ba? Okay. Pero talagang ano yan, this is ano to Ray, di ba? Magkakahiwalay na insidente. Sinabi mo pa, magkakahiwalay lang. Separate incident ito. So ibig sabihin nito, is this a coordinated action by the Philippine National Police? Pinagplanuhan talaga ito, inabangan talaga ito, ano ang ginawa talaga nila dito? Okay. So maraming, itong tinatanong ko ngayon, tinatanong din ng mga tao ko nakausap, yung mga kamag-anak, kaibigan, yung mga usisero, nakakatakot kasi. Baka kung pababayaan ito, baka ito yung mga susunod pang senaryo. Sinabi mo pa, tama rin man, tama rin yung point na ito yan. Siyempre, pati na nga ang Senado, nangangamba na rin. Kung nangangamba yung world, yung ating United Nations na human rights, pati lang Senado, nagpahayag na rin kanina, na sabi nila, mukhang tumitindi at lumalakas ata ang murder for hire industry sa bansa. Pinangangambahan nila dahil daw sa nangyayaring dirty war at death squad sa bansa. Yun ang nakikita nila. Nag-umpisa rin ito, of course, yung mga taong yan, hindi naman yan i-classify based on the intel report. Yung sa mga red tagging, di ba, yung mga red tagging na tinitingnan nila, tinitingnan nila sa Facebook, galaw nito mga taong ito. Diba kaya nga si General Parlade ba? Tama? Si Parlade. Medyo, di ba, pinalalayas. Palayasin lang, palayasin. Yeah. Oo. Nagiging mainit ngayon because dun sa mga red tagging. Parang nakakatakot naman yata bang salita ngayon. Para bang pag nagsalita ka, kulay pula ka. Pag nakita nilang nakita pag nakita pula, wag naman kagad tuloy-tuloy. Ayan. Anyway, mamaya po makakausap natin si Brigadier General Elder Brandy Osana at malaman natin ang ilang mga bagay na ito. At alam nyo, sunod-sunod na rin ang issue, no? Hindi pa rin natin malaman kung gano'n pa rin yung katotoo na hanggang ngayon, hindi pa rin nailalabas yung labi ng apat na napatay sa Bloody Sunday raids na yan sa mga autoridad dyan po sa Calabarzon.
hindi po namin maintindihan kung sino may problema, yung bang funeral parlor o yung mga pulis. Yan, ang gusto natin linawin yan mamaya. Kasi po hanggang ngayon, dinadahilan daw po ng Philippine National Police na yung alkalde daw ng bayan ng Tanay Rizal ang sasagot daw o gagasto sa paglabas sa punyanarya ng mga biktima, ang mga biktima to sina Melvin Dasigaw, Marca Lee Bacasno, Randy De La Cruz at Puroy De La Cruz. Ayan, yan po ang medyo nandiyan pa ho ngayon sa yan po yung medyo nandiyan pa rin daw ata yung labi nitong apat na napatay sa Bloody Sunday na raid nung po dito Ray, sa Calabarzon. Ayan, balik na, naputol kayo. Ray, bakit daw hindi, unang-una, ba't hindi makalabas? Number one, autopsy pa ba? Number two, wala ba pambayad? Number three, hinihintay pa bang mga report? Hindi, ang dinadahilan daw ng Philippine National Police daw, dahil daw umano ng alkalde ng bayan ng Tanay Rizal ang sasagot sa gastusin sa paglabas sa punyanarya. Di tawagan natin si Mayor J.M. Tanwato, tanong natin. Sa ba nangyari? Sa Tanay? Sa Tanay daw. Tanay daw, sa Mayor. Sa Tanay nangyari? Hindi. Hindi naman sa Tanay ba nangyari ito? Hindi ko alam kung sa Tanay nga nangyari ito, kung bakit biglang na-involve ang Tanay. Bakit pumasok si Mayor Tanwato? Ayan, nasa linya na natin muna si Brigadier General Osana para makausap natin at malaman natin kung ano ang sitwasyon sa mga sandaling ito. Magandang hapon po, Brigadier General Osana. General Osana. Wala pa, naputol yung linya niya, no? Sandali lang, Mayor, ha? Yun ang tanong natin. Siguro mamaya, makausap din natin si Mayor Tanwato ng Tanay. Pag-check nyo rin mamaya, sir. Ayan, nasa linya na natin si General Osana. General, magandang hapon po. Welcome po dito sa Teka Teka. Sa DWIC. Hello? General? Hello, sir. Hello po. General? Apo, si... Magandang hapon po at welcome po sa inyong pagpapaunlak sa amin dito sa patatuntunan namin Teka Teka sa DWIC. Ito po si Senyor Pacheco at kasama po natin si Mayor Mon Ilagan. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, General. Thank you for joining us. Magandang po sa programa. Magandang hapon din po. Apo. Apo, Jen, unahan na natin ni Ray. So, ano na po ba ang latest? Ilalabas na po ba yung mga labi? Itong mga napaplam dito po sa Calabar Zone, dito nakaraan Sunday. Ano po ang latest kayo, General? May lalabas na po ba yan? Yung nasa Antipolo Funeral Parlor? Mm-hmm. Well, sa pusisipin po, meron tayong pusisipin po dyan. Ang una po, kailangan kontakin po yung pamilya o kamag-anak ng mga apat na nandun po sa Rizal Incident at nasa pangangalagang na po sila ng isang funeraria at sa tuloy na po ng police na isa katuparin nga po yung autopsy pati na rin po yung sadyang pagpapalilis at pag-aayos din po sa kabahin, no? Apo. Dahil alam naman po natin na itong mga pamamaraan ng pagbibigay ng respeto sa mga namatay Apo. Ay part po ng tradition ng ating gobyerno. Mm-hmm. However, yung efforts yung ginawa ng local government, hindi po nangyari agad dahil pinaharang po nitong mga karapatan at yung mga ebidensya na nakikreate po sila ng tanggalos sa condition kung sa harap ng funeraria, pwede naman po siguro na maging mahinaon sila dahil gusto daw po nilang pasukin yung funeraria hindi po sila papayagan ng may-ari ng funeraria dahil may karapatan po yung udang na tarihan sila dahil may pandemic po tayo ngayon at baka makasuhan mo sila ng minimum health and safety standard. Kung kamag-anak po ang kailangan makausap, dahil itong mga karapatan members, pinipigilan silang basta makapasok sa internet. Meanwhile, yung nag-usap po yung police at mga lawyers nitong mag-anak na nagkaroon po ng pag-agreement na makapapasok na ng mag-anak at masisigurado na yung local government support ay may extend po sa pamilya ng mga namatay po. I see. So, pero na, sige mo. Sige lang. Sige ba yan? Pero ito po mga labi, General, as mentioned by Ray, yung kasama natin dito po sa Antipolo.
nasa Antipolo po, funeral. Nasa Antipolo po, funeral parlor daw po. General? Ano po tuloy lang sa General? Sadali lang, ha? Sadali lang, Mayor. Medyo mabigat yung communication natin. Oh, so, ang sinasabi niya, yung grupo, grupo ng karapatan yan, eh. Oh. NGO rin yan, eh. Gusto, nandun nga, nandun yung karapatan. Pumatok. Mm-hmm. Oo. Siguro yung pamilya na lang muna para hindi magulo, no? At mabigyan ng mustisya. Mm-hmm. Pero ang punto ko sana rin, no? Pagbalik lang niya, no? Maitanong natin, natanggap o nabasa na ba ni General Usana yung police report? Ano talaga ang nangyari? Ayun. So lumaban ba talaga ito? May mga armas bang hawak? No? Mm-hmm. O ano? Gusto nating marinig sa kanila. Ano ang nangyari talaga? Ang narinig ko sa side ni Brigadier General Usana, inano niya, hinihingan niya ng ebidensya yung mga pamilya. At pwede naman daw kasuhan yung mga police officers kung talagang mapapatunayan talagang sinadya, kasi yun ang allegation ng mga ng side ng pamilya. Sinadya yung sinapit ng naturang mga aktivista. Ayan. Kaya para daw matiyak ang pag-imbestiga dito sa insidente, sabi nga nila, hindi naman nila kinukonsente ang kung merong mga illegal na hakbangin na ginawa yung kanilang mga tauhan. Yes, pero ang punto ko dyan, kasi ang involved as an organization, PNP, mga police, no? Now, kung magkakaroon ng investigation doon sa allegations ng family, sana independent board or independent group. NBI. No, hindi rin ano. NBI so, dapat, could siguro. Be the National Bureau of Investigation. Pero for a PNP also to investigate, ay malabo yun. Baka naman hindi rin maging ganun ka-reliable. Ayun. Oo, yung resulta. Mm-hmm. So, isa lang ito sa suggestion na tingnan, na dapat sigurong tingnan kung talaga magkakaroon ng investigation. Oo. Kaya, on the other hand, siyempre, alam mo naman, nagkaroon na ng parang yung mga parabang mga interreaction na nangyayari, di ba? May reaction na yung Human Rights Office na dito na kinalabutan kaagad sila. Magteka-teka muna tayo. Alamin muna natin ang katotohanan at saka tayo magkaroon ng konklusyon, di ba? Kasi nandoon na kaagad eh. At saka siyempre lahat ng mga nakakita sa pangyayari dahil nakita nila yung mga ebidensya at ang pinakita ng side ng pamilya. Okay, nandito na ulit natin sa linya natin si spokesperson General Usana ng Philippine National Police. General Usana, magandang hapon ulit. Yes sir, good afternoon po ulit. Pasensya na po. Opo. Intindihan po namin. General, Ray, ang tanong namin. General, tanong po namin, nabasa niyo na po yung police report. Ano ba talaga ang katotohanan? May iba-ibang sides po, no? Mm-hmm. Depende kung sinong grupo ang iyong pakikinggan. Pero of course, ang sabi ho nito, mga aktivista, merong lumaban, may mga armas. Ano ba talaga? What was stated general in the police report? May lumaban po ba talaga? Well, specifically yung police report, hindi po natin ma-share dahil hindi lumang talaga natin mapasok pa. Pero base naman po sa pakalatang informasyon na nag-share po natin sa kanaparton, resulta po ito ng pag-serve ng search warrant issued by many judges in Calabarzon, pati yung NCR, Rizal, Batangas, Laguna, Cavite po ng mga judges ang naka-firma po doon sa Sushuanan. So ang layunin po ay magkaroon ng bagay na hindi po naayon sa patas, pero hindi na po kailangan applyan pa ang search warrant. Pero hindi po eh. The police officers wanted to have this search warrant para yung integrity po ng operation isaccess na yun po ito sa ating mga procedures at sa batas po. Mm-hmm. Yung nagkaroon po ng pag-search ng search warrant, alam naman po natin mga community terrorist poiso and bilang MPA members, they are bent on really fighting it out against the government. And so one thing led to another, nakita naman po natin, yung mga operatives natin were able to repel yung pong political and local aggression that were committed by the suspects po. Uh-huh. So yung sinasabi nyo, General, ito naman din po ito ng search warrant so, na ipinalabas po ng God. So they are identified as NPA, communists, mga rebels. Meron hibon site doon na parang ang report ng police ay meron ho mga firearms, explosives doon sa particular person. Area, siguro. Area. Mm-hmm. Tama po yun, sir. At ito po yung mga ibigay sa nakalap.
sino po ba ang mga businesses dito? Sino ba ang nag-share ng istorya na ito yung mga suspect ay merong pinag-iingatang mga illegal na firearms at mga explosives? Yun din pong ilan sa mga katamahan din nila na ayaw na rin po ng mga ganitong parahas na pamumuhay at nabubuhay sila sa hindi siguradong direktor sa kanilang pamilya. Kaya nag-decide sila ng suportahan ng ating gobyerno. Pero siyempre, kailangan po ting i-validate po ito ng ating mga tropa kung mag-determine kung talagang may katotohanan yung informasyon. So, as a result, nag-apply po sila muna ng search warrant at yung deposition ng mga witnesses, dito yung judge ang magtatanong. Yung mga probing questions po yan. Mag-meeting. Patalagang matotoo po yung sinasabi ng mga witnesses. So, with the insurance of search warrant, mahirap po makapag-secure nito. Ito po ang naging dahilan para ma-execute po yung simultaneous law enforcement operating system sa kalabansan po. Ray. I see. General, paano po bang nangyari? Bakit po tinawag itong Calabarzon Raid? Ito po ba? Sangkot po ba lahat yung mga area ng Calabarzon? Calamba, Laguna, Batangas, at Quezon? Wala po yung Quezon. Yung Rizal, Laguna, at yung Batangas po. Ayan. So, ito na involved na mga lugar sa Calabarzon. Laguna, Rizal, at Batangas. At Cavite po. At Cavite. Bali, wala po Quezon. Walang Quezon, ha? Okay. Ray, okay. And I would like to ask sana si General Osana, no, why that particular province, no? Uh-huh. Parang Calabarzon, Cavite, uh-huh, Laguna, Batangas, uh-huh, Rizal. Aha, uh-huh, Rizal. Ibig sabihin, pagka ganito sa mga lugar nito, General, talagang medyo A1 ang information, mm-hmm, na meron ho talagang mga nakatira, may mga nakakalat, may, uh-huh, mga bumubuong grupo ng mga NPA communists dito. Ganun po ba yun? We rely on the issue of the information gathered not only by the police but also by the militant. We take it at sa pagpapalitin po yun, makapagpapatunay namin po yung pagkandak ng operation. Ito sa po coming from members of the community. So, nandun mismo yung mga residente. Ilan sila ang manifest. Natagya po talaga ang mga inigatang itigal pa ang susunod na matatag po ito. Of course, kung ang layunin lang po namin ay sadyang i-neutralize itong mga taong po, hindi na po kailangan ng search warrant, isa-isa na lang namin. Mm-hmm. Pero ang layunin po ng CNC, magka-comply with the provisions of the law, sumunod po sa panuntunan, yung primacy ng batas is so important. Namin po ang napakayan nito sa mga poste. At sa meron din po naman mga na-aresto. Itong mga na-aresto magpapatunay kung paano na-serve yung warrant sa kanila. Meron din naman mga nakatakas at hindi naman po siguro kaila kung sila ay nakatakas, maaaring makapag-supply sila ng information kung nasan sila at ano na ang nangyari sa kanilang pagkakas. I see. Uh-huh. Kasi ngayon ang nangyayari, General, after that news nung Sunday, of course may mga grupo na nagre-react, no? Like for example, you mentioned kanina, Karapatan, ang mga human rights lawyers, human rights groups, and even who itong United Nations. At saka ang Senado. Po yata. Ang Senado ngayon nagre-react na rin. Uh-huh. Nagre-react din po ito. General. Parang ang bottom line is mukhang nakakatakot ang operation, uh-huh, and apparently for them, merong mga human rights violations. Mm-hmm. General, your comment on this? Well, alam niyo naman mo kapag may mga issues and concerns involving law enforcement, sadya po talagang inaasa namin yung mga reaction negatively from the left-leaning group, mga people statements na sinasabi planted ang evidence. Now, our point here is this. Kung meron po silang mga ebidensya na nagpapatunay na may mga violations po ng ating mga kapulisan. Hindi naman po kasi pwede tayong mag-usap na lang o magpangayan o mag-escape ng mga akusasyon na using the media, kailangan po tayo, yes, pabalik po doon sa higang na paraan. Mm-hmm. Pagsapakila, exactly, ng asos ng mga pulis kung sino man po ang mga naapektuhan. At di rin po kaming i-provide yung mga kakailanganin para itong mga pulis ay makasuhan
kung sakali man sila ay nag-fight. Hindi po kami magkaasabunin tanggalin sa servisyo ang sino man sa kanila kung sakali man nag-filing sila. But until then, wag po nating akusahan ating mga kapabisan dahil sinagawa man po nila yung paninang trabaho para maproteksyonan ang higher interest ng ating mga mamayan na hindi na mapayapa at na pamayanan po. Ayun. Exactly. Okay. Okay. General, just one last. Anong mga elemento ng Philippine National Police ang kasama ko doon sa region? Ano po ito? Pinagsanib na mga nasa Region 4? Sa Region 4 po lang at yun? Ito basta unit lang ng PNP. No, sila po ay nabibigyan sa CIDG. Sila naman po natin ang CIDG. Primary support unit po yan. Identity unit po yan. Alam po nila ang mga kailangan ni Pasad. And when they operated, kasama po ang dance ng mga local police. Pati na rin yung mga unit from the information security. Kasi nag-provide po kami ng chaplains. Just in case, kapag may mga wounded, nandala that hospital. So, nagpapatunod po na may kami nag-unit na mabuhay kung sino man ang mga suspects from the NPA na makikipaglaban sa ating mga mamayan ang aming police officers. At siguro naman po, hindi naman tayo lanay yung mga police natin, hindi po sila nagpapigyan o nagpangkaplangan. Sila ay naka-uniforme mo. At nakalaman po sa akin, kung isa-isip ang pamamarang ito, na nangaayon po sa police po. Okay. At least, Just one last, General, usap ko kayo, makulit ako. So, as far as the PNP is concerned, it was a legitimate operation. So, it is not an overkill operation, General. Hindi po kasi spread po yung mga suspects that we consider as factual disposal on their part, no? Yet, akutin sa Rizal, may isa sa Matangas, may isa sa Katipe. Well, a number, no? May tatlo yata sa Laguna. Ilan po sa Rizal? Apat po. Ito po nasa ano ngayon? Nasa Antipolo Funeral Parlor. Ito po apat. Okay. Yung pala. Ayun. Yung apat pala na hindi pa na ilalaman. Opo, sir. Ayun. Kaya. At hindi naman po yan natapos ang servisyo ng gobyerno po. Nandun pa rin po ang pagkakita ng North Luton Police. At ang mga police nga ang nag-servisyo ng assistant sa pamilya ng gobyerno na itong mga suspects na kasay po. And I think it is also the president proper na yung mga iba pang mga progressive groups you know, na sila siguro yung makialam dahil sila po ang nag-offsuit kabuluhan ang taho natin at sinisip po kami na ito nilang pumasok sa private sa compound ng funeraria eh. Opo. Takutunan doon sila ng order ng establishment baka patawag niya rin po pulitana noon para ma-arresto sila pero hindi up dahil yung nasabi na kakasuyang sila hindi mo sila nagpumili pumasok po doon sa private sa ito. Okay. So, maliwanag po yun, ano? Nakausap niyo na ho bang ano? Ray, nakausap na kaya ng PNP, nila General, ang pamilya nitong mga ano? Nadali. Nagkataon po, yung sapit po ngayon ng ating chicken, meaning nasa Region 4 siya sa Limaropa. Opo. Maaaring mag-i-chicken kung paano magkaroon ng pamamaraan. Patamat ang regional director na nagpatawa na po ng mga interventions para po sa pamilya ng panang sa pero tito po sa pamabaran po ito, ito ay isa sa mga sinasama ng gobyerno. Therefore, ang mga namatay ay kalaban ng bayan, yung sense ng assistance sa kanilang pamilya po. Okay. Maliwanag na po yun. Kaya, General, thank you for thank your you time. General, thank you po, General. At least, titignan natin. Kasi nagiging problema nila, nandun yung grupo eh. May grupo kasi gumit na eh sa pamilya. Eh, ang kailangan yung pamilya lang talaga dapat ang lumapit eh. Kaso merong ibang grupo na gumit na. Eh, I think ito yung ano, you're referring to Karapatan. Karapatan. Yung, tama ba, General? Oo. Okay. As an NGO. Ayun. General, maraming po salamat. Thank you very much. Thank you so much. Salamat po. General. Okay, mga kaibigan, si Police Brigadier General Edel Brandy Osana, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magbabalik ang aming palatuntunang teka-teka, magbabalik kami ni Mayor Mon, ito pa rin si Senyor Pacheco, pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Teka-teka, alas 4:30 na. Teka-teka, alas 4:30 na. Okay.
Okay, balik tayo sa ating ikalawa. Tuling bahagi natin pala tutunan teka-teka ngayong araw na ito ng Huwebes. At siyempre, 11 po ng buwan ng Marso. At balik tayo, Mayor. Bati muna, hey. Bate. Babati ka. Babati ko lang muna ng ano, listeners natin to, regular listeners natin. Ng happy birthday, si Jenny Candari, dahil sa may Baligot, no, sa Kainta. Jenny, happy birthday sa'yo. At sana ay mas dumami pa ang iyong birthday and always stay safe. Ano yan eh? Health worker yan, senyore. Ah, kaya pala. At isa pa, nais ko rin. So, nabakunahan na yan? Nabakunahan na? Hindi pa rin. Wala pa. Nais ko rin batiin ng happy birthday yung aking sister-in-law na nasa Texas. San? Texas. San yun? Sa Texas in the USA. Ah, Texas! Texas. Texas ba? Oo, si Eva. Pinahirapan mo naman ako, Mayo. Pinahirapan mo ako, Texas. Texas, okay. Texas, USA. Okay. Si Mrs. Eva Sauro Cadena. Okay na sila doon, ha? Okay na sila doon, ha? Okay na yung wala ng yelo, ha? Wala na problema sa yelo, ha? Wala ng yelo. Wala na. Okay. Ginamit na natin halo-halo. Pati ay galing din sa... ang pagbati ay galing din sa kanyang mahal na asawa, si Robert Cadena. Ayan. Si Tito Robert na isang Mexican. Ayan. So, happy birthday sa inyo. Ayan. Binabati rin nga pala natin, ha? Ewan ko kung kilala mo to, si Ray Nadar, na talagang lagi nakikinig sa atin pa. Hey, Ray. Si Ray Nadar, lang natin sa DCMM, ABS-CBN. Ito, sabi niya, senyor, lagi, Ray, kamusta ka na? Lagi kami nakikinig sa inyo, okay, sa set, teka. Maraming salamat, okay. Ray Nadar. Kamusta ka na? Okay. Nami-miss ka na namin, Ray. At minsan magkapi-kapi tayo. Ayan, yan ang sabi ko eh. Magkapi-kapi tayo. Okay. Siya nga pala. Magkapi-kapi tayo. Kagina, Mayor, galing ako sa Angeles. Medyo tumanaw lang ako dito kay Mrs. Hermelina Quizon. Kung saan po ay, siya po ay yumao na, natulog na, nung Martes. At siya po ngayon ay inilibing na. Alas 3:30 ngayon lang. Diyan sa La Pietra Memorial Park, diyan po sa Angeles City. Nakikiramay po kami at ang buong pamilya ay nakikiramay po kay Mrs. Hermelina Quizon at sa lahat po ng mga nakakilala at kaibigan, brother and sisters po ni Sister Hermelina Quizon. Ayan. Ayan. Okay. Diyan po sa... okay. Maidagdag ko lang bago tayo mapunta doon sa issue ng sa Manila Water, no? Sa dagdag na bayad na naman, no? Dito sa report ng police, nakarating na nga pala ito sa Senate, yung pinag-uusapan natin kanina. Ngayon, itong si Senator Richard Gordon, yung sinasabi lang niya doon sa police, para hindi magduda ang mga tao, ang mga kamag-anak na merong foul play dito, ay sana bilisan ang pag-resulta ng investigasyon ng PNP. Ayon. Ano talaga ang nangyari? Kasi ang nangyari pala dito, kahit na nag-issue ng search warrant yung judge doon, identify, ay sabi nitong si General Ferro ng PNP Criminal Investigation, ang sinasabi, Detection Group, no, CIDG, abay sabi niya merong 35 mga firearms, senyor, ang dami nito. Ang dami, ha? 30, ano? 35 mga firearms. Nakuha ba nila lahat yan? Ng police. Nakuha ba nila yan? Aha. 35 firearms, 13 yung mga explosives, at 250 yung ammunitions ang na-recover ng mga police doon sa raids, doon sa iba't ibang area na yan. Kasi, di ba, andyan yung Cavite, Laguna, Batangas, and Rizal, walang Quezon. Ulitin natin, 35 firearms, at saka 13 explosives. Explosives. At saka ano pa isa? And 250 ammunitions. Ang dami, ah. Na na-recover dun sa raids. Ito, claim ito ni General Ferro. Ngayon, sinasabi niya rito, parang nagiging proactive lang ang mga kapulisan kung may mga problemang ganito sapagkat alam nila na ito ay problema sa batas, problema sa peace and order. Okay. Ayun, kaya ina-address lang ng police force. Mm-hmm. Ina-address lang pero wag naman sana umabot sa ganito. Yun na nga. Wala naman tayong problema doon, lahat tayo. Gusto natin ng kapayapaan, wala tayong pinapakutan. Pero sana hindi umabot sa ganun. Sinabi mo pa. Kasi nga, kaya tuloy,
Kaya natatandaan mo yung pahayag nga ni Secretary Guevara ng ating Department of Justice. Eh medyo talagang medyo parang nalungkot siya at saka parang nadismaya siya. Bakit kinakailangan humantong sa patayan? Yan lang naman ang point niya. Ba't kinakailangan pang mamatay? Hindi, siguro, parang ang point niya, kung wala naman, hindi naman makakalaban, at sabihin natin maraming sandata, hindi naman nagamit ito sandata ito eh. Eh di sana, binarin man lang ang paa, di ba? Eh palagay mo ba, balikat yan eh, makakabawi pa yan? Hindi naman siguro kung... Nagkaroon ba talaga ng putukan dito? Kung nagkaroon ng putukan, siya may namatay, walang tinamaan sa pulis. Wala ako nabasa sa report, walang sugatan. Anong ginawa dito? Tapos anim yung arestado. Ayun. Ano kaya ang ginawa doon? kung lumaban ba ito? Ano nangyari? Paano nangyari nagkabarilan na walang nakitang ibig sabihin, at least kahit papaano may katibayan na may putok kong dumama rito. Kailangan makita yung mga basyo. Na merong basyo ng bala, na ganito, na hindi puro basyo lang, nilang makikita natin. Diba? Exactly, Ray. Kaya nga, unang tanong natin kanina kay General Usana tapos na ba yung investigation? Ano ba ang laban? Sabi niya, hindi ko pa pwedeng basahin yung laman ng investigation kasi dinuduktor-duktor. Wala. Kinukuha pa yung mga detalye. Para mabuo yung investigation, yung resulta ng investigation. Ikaw talaga, Ray, ang dumi ng utak mo. Yung mga patay, bakit hindi nilalabas? Pinagagamot pa rin ba yung mga kapatay? Yung mga patay, di pa nilalabas. Pinagagamot pa ba? Kaya naman nakarinig ng patay na pinagagamot pa. Baka nga pinagagamot pa sa loob ng puninarya. Bakit hindi pa nga mailabas-labas? Sabi naman. Alam ko lang, walang patay na ginagamot pa. Patay na binuhay tuwing eleksyon. Patay nakakaboto. Ikaw nagsabi, Mayor. Mayor. Ikaw na lang ang nagsabi, baka dinoktor eh. Baka dinoduktor nga rin dun sa loob ng puninarya. Ano ka ba naman? Ikaw na lang sabi na dinoktor eh. Ano manay mo? Baka pwede pang mabuhay. Alam mo, isusumbong kita kay Manila Water eh. Ha? Teka muna. Ha? Basahin muna natin, Mayor. May mga nag-text eh. Baka hindi na natin mababasa to. Wala na tayong oras. Sige. Okay, ito. Matatampo na naman yan. Hindi okay. Na naman mababasa. Mga magagalit na sa atin to. 0963753. Uy, si Chen, ng Mandaluyong. Taga Mandaluyong. Nako, sunod-sunod na ang palya ng mga kolokoy na pulis. Kaya ako, kung ako ang lang ang masusunod, i-abolish ang PNP, ibalik ang Philippine Constabulary. Ba, ibang klase ito, ha? Ibang style ito, ha? Ibang dating niya. Pero, ma'am, routine lang natin, ma'am. Ano lang yun? One in the same din yan. The same banana? Ano lang din yan. It's the same banana. It's only the name. Pareho lang din. Kahit po, ibalik nyo sa Philippine Constabulary yan, kahit sa PNP, kung sila-sila pa rin, sabi nga ni kasama, it's the same banana. The same banana. Okay. 0905774-8157. Sana naman po matulungan yung mga pamilya na namatayan. Hindi naman sila ang may sala, kaya dapat silang tulungan. Okay. Tama naman yun. 0920-785-583. Kailan kaya magiging magaling at di gagamit ng dahas ang kapulisan? Kapag pumayat na siguro, no? You know? From Gio Toblado ng Marikina. Okay, Gio, maraming salamat sa text message mo. At least binabasa namin, ha? Baka sabihin mo, hindi na yung binasa. Okay. Wala na tayo oras. Wala na. Akala ko ba yung... Wala na. Hindi na natin mapag-uusapan ng... Hindi na natin mapag-uusapan ng tubig. Wala na tayo oras eh. Nag-ring na. Nag-ring na. Eksakto alas 5:30 na po. At oras na para kami ay pansamantalang magpaalam ni Mayor Mon Ilagan. Okay, Mayor. Paalam na tayo. Sige, Maraming salamat, Ray, sa iyong pangunawa dito sa programa. At siguro puloy next week. Magkakatalamitan na naman tayo. Inuunawa kita sa kapag... nagsawa-sawa na nga ako ng kaingit mo sa akin. Alam mo bang nagiging timawa na ako sa ginagawa mo sa akin? Every time na lang tayo magpo-programa, lagi kang kumakain. Ako hindi. Kaya nga may problema ako sa atukal eh. Siyempre. Bukas, Ray, ang ihahanda ko naman ay
halo-halo at makablangga. Oh, kita mo talaga pinagnanaway mo na ako eh. Every time na mo, in advance mo na ako ngayon. Pambira naman ako, talaga naman. Pareha yan ang mga meriendang Pilipino. Na sa bagay, sa bagay. Ayaw natin ang mga burger na ganyan, yung mga western ano, di ba? Okay, siyempre. Gusto natin sariling atin, Mayor. Sariling atin. Ayan. Okay. Okay, with that, marami po salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at nakatutok dito sa aming panatuntunan. Teka, teka! Dito sa DWIZ. Si Señor Pacheco, minsan pa nagasabi. Maraming salamat po. Don't worry. Be happy. Manilagan. Bye. Teka, teka. Alas 4:30 na.